Brad Devotions, Today's Reflection, with Pastor Jeff Eliscopides. Jeff, magandang umaga. Good morning. Good morning, Fred. Good morning po sa inyo, Brad, Jeff. Yes, opo. So, thank you ho sa inyo pong binibigay na mas maagang panahon sa ating programa kasi nga kami nag-aayos dito, naglalatag kami dito ng ating mga schedule para naman ho talagang, di ba, sakto ho paghihintay ninyo sa ating pong inaabangan na segment na ito. Brad Jeff, ka nakapag-agahan ka na ba? Hindi pa, Brad Ted. Tulog pa yung kuko eh, si Grace. Siguro nga sabi ko, mas maganda yata kung alas 6 ng umaga pagbunga na pagbunga natin si Brad Jeff na kaagad natin mapapakinggan. Pero maaga-agang gising yun. Opo. Parang maganda nga yun, no? Bago magsimula yung araw o yung programa, di ba? Word agad ni Lord ang mapapakinggan natin. Gising ka na ba noon, Pastor? Sige, i-push mo yan. Gising na ako nun, Ted. In fairness, ha, dahil nga lumalaki na yung aking mga bigat, ako po yung gumigising alas 6, ha. Maniwala kayo, tindi, ha. Nagja-jogging na ako, nag-exercise wow, na ako. Wow! Good job! Sana tumagal. That's very nice. Very nice to hear. So, kung ikay nagigising ng alas 6, agagahan mo ng kaunti para sakto bago ka mag-jogging, masimulan natin ang ating araw sa pamamagitan ng pakikinig sa magandang balita. Okay, Brad, go ahead. Sige, Brad Ted, salamat po sa inyong pag-subaybay. Alam, Brad Ted, we've been talking about yung hope ano, since Monday pa. Ngayon naman, pag-uusapan natin nga, kaugnay pa rin sa hope. Ano ba yung secret sa blessing ni God in the midst of this pandemic? Alam kasi natin, pag kami pandemya, parang si Lord, nakalimutan na ako. Si Lord, hindi ako yata pinapakinggan yung mga dasal ko. Pero sometimes po, and since Monday, pinag-uusapan natin niya about hope, perseverance, etc. Sa James 1.12, sinabi po ron, God blesses those who patiently, ayan po yung term, patiently endure. Ano raw po ini-endure? Yung testing and temptation. Kasi afterwards, meron daw po silang marireceive na crown of life that God has promised to those who love Him. Tagalogin natin, Brad Ted, kasi gusto ko sinasama yung Tagalog, ang sarap namnamin, eh, no? Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Yan, very timely, Brad Ted, di ba? Sapagkat matapos niyang malampasan yung pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Brad Ted, very short lang, himayin ko lang, sabi, nananatiling tapat. Madalas kasi, Brad Ted, madali natin sabihin, mahal ko ang Panginoon, pero pag may pagsubok, nagkakasukatan talaga ng katapatan eh. Di ba? Tapos, sabi niya, matapos niyong malampasan ang pagsubok. Good news, may hangganan po ang mga pagsubok. Alam niyo po, even yung nauna pong mga pandemya noong unang panahon, lumipas din naman, Spanish flu and all. Ngayon po itong COVID-19 na to, lilipas din to mga kapatid. May hangganan po ang pagsubok. Kaya po ang tanong, malalampasan kaya natin to? Sabi dito, tatanggapin niya ang gantimpala ng buhay. Hindi lang po material ang i-look forward natin, yung crown of life. Alam niyo, Brad Ted, bilang pastor, ang dami ko pong mga kina-counsel, but because of this pandemic, nagkaroon sila ng order of priorities. Sabi nila, Pastor Jeff, kung hindi nagka-pandemya, hindi ko na-realize, mahalaga pala yung marriage ko, mahalaga pala yung pamilya ko. Kasi nga, because before the pandemic, ang dami natin pinagkakaabalahan. Parang madaling araw, gising, kakayod na, pag-uwi sa gabi, nag-laptop pa, sumasagot ng email. Pero nung nagka-pandemya daw, nagkaroon sila ng tinatawag na 2020 vision. Nagkaroon ng talagang prioridad nila, naging relasyon sa Diyos at sa pamilya. At ang pangako, huwag tayong umasa masyado sa material because meron si Lord nilalaan sa atin na crown of life. And then sabi, as I end, pinangako ng Panginoon ito sa mga umiibig sa Kanya. Brad Ted, madaling sabihin, mahal natin ang Diyos. Tanungin mo kahit sino dyan sa street, wala naman sabihin, mahal ko si Satanas eh. Lagi sasabihin, mahal ko ang Diyos, pero nakikita ba sa ating pinamumuhay? Somehow, Brad Ted and Chacha, itong crisis na to has a way of exposing kung ano talaga yung relasyon natin sa Diyos. Konting kibot, sinisisi mo ba siya? Konting kibot, tinatalikuran mo ba siya? Konting kibot, kinocompromise mo ba yung iyong integridad at karakter? Sa ayuda ba, nalaman, na lumabas ba yung pagiging wala kang integridad? Kaya, tinexto si Brad Pitt isang araw, yung crisis as a way of exposing kung anong klaseng leader meron tayo.
Kaya po mga kapatid, ang pandemyang ito ay ini-expose lamang hanggang saan ba tayo tatagal, mananatili ba tayo mapagmahal sa Diyos in the midst of this pandemic. Kaya call to action, number one, kapit lang mga kapatid. Mula Monday, ito na sinasabi natin, persevere. Number two, be expectant na merong naghihintay sa atin na blessing si Lord at ito'y matatapos din po itong pandemya to. And number three, keep loving God no matter what happens. So tatlo lang po ang ating call to action at tayo po'y magdasal. Panginoon, dinadalangin namin ngayon ang mga kapatira namin na dumadaan sa hamon ng buhay, sa dagok na itong pandemya na to. Alam namin, Lord, madaling sabihin na kaya mo yan, pero pag ikay nakaratay at naka-intubate, mahirap, Lord, sabihin sa mga kamag-anak ng mga tao na to. In fact, one of our dear pastors sa Victory Lipa, si Pastor Ricky ngayon ay nakikibaka sa laban na itong COVID na to. At dinadalangin namin, Lord, na siya'y gumaling sampu ng mga kababayan namin na may pinagdadaanan ngayon. Alam namin, Lord, naghihintay ang crown of life. Yung po, Panginoon, ang nilolong namin. Mahal mo. At ang pagmamahal namin sa iyo ay mananatiling intact despite this pandemic. In Jesus' name, amen, amen, amen. Amen. And Lord, amen. Muli po we pray for Pastor Jeff and his family. At sa lahat po ng mga lingkod ng simbahan na ngayon po ay naharap din po sa kanya-kanyang pagsubok pero hindi pa rin po bumibitiw sa kanilang tungkulin. Amen. Na kami pong lahat ay gabayan. In Jesus' name, amen. 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 Thank you. Salamat, Brad Jeff. Thank you so much. And we'll catch you again tomorrow. And just to remind everyone, ano po, ito pong ating bahagi po ng ating programa ay bilang tugon din po ni Brad Jeff at ang kanila po simbahan para po magabayan tayo sa mga panahong ito na marami nga po, kagaya po ng iba na ating mga nakapakinig sa pagising sa umaga, Brad Jeff. Di ba? Yes. Parang sa pagising mo sa umaga. Kasi yung punto na hindi ka makalabas ng bahay mo, alam mo yun, maliban doon sa pangangailangan ng material na bagay, yung hindi ka makalabas ng bahay, nakukulong ka. Yes. Ang laking pagsubok, Brad Jeff, ang laking pagsubok sa sangkatauhan, no? Tama. Ang laking ano nito? Talaga pag iniisip mo, ano ba itong pagsubok na ito? Talagang dito pati bayan, di po lamang sa lakas ng katawan, pati bayan po, no? Nang haba ng pag-unawa. Ayan. Okay. Tama, Brad Ted. Hindi lang physical, Brad Ted. Yung mental na apektuhan din. Tama ka. Yes, mental. Kaya, Brad Jeff, sigurado ako, tuwan-tuwa rin siguro ang ibang mga misis na ang mga mister hindi lumalabas ng bahay. Pero kung minsan din po siguro, di ba sinasabi, kailan ka ba lalabas? Baka napagod na si Mrs. kay Mister. Tama, ipagdasal din natin, Ted, yung mga mister na kasama yung biyanan sa bahay. Biruin mo araw-araw. Mabuti nilang kamo kung si biyanan ang nagluluto ng kanilang pananghalian. Okay, salamat, Brad Jeff. We'll catch you again tomorrow. Alright. Yes, thank you po sa inyong pagsubaybay ngayong araw na to. Cha, thank you for joining, for having me. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless.